Before po ako nag-encounter, bago ko po makilala si Lord, is hindi ko po alam yung ano ko eh, yung lagay ng puso ko. Akala ko po pag masaya ako, okay na yon. Kapag nakikipag-bonding po ako, okay na yon. Kapag nagpe-pray po ako, parang okay na yon kay Lord. Kasi nagpe-pray naman po ako eh. Hanggang sa in-invite po ako ni Lian. First VIP ko po is sa auditorium. Tapos sinabihan po ako ni Lian na mag-try po ako ng 5 beses. Kapag ayaw ko po, wag na. Pero pag go, mas maganda po. Hanggang sa nagpapaalam na po ako sa mother ko na, Ma, mag-church ako. Kahit na against pa po siya doon na hindi pa okay po sa kanya. Kasi ngayon na lang po ako nagganito. Hanggang sa okay na po sa mother ko na nung nag-church po ako, hindi na po siya nagagalit na pinagbibigyan niya na po ako dito. And thanks God po na nandito yung mother ko tsaka yung ate ko po na sumama sila. And sobrang saya po kasi nag-encounter na po ako sa loob po ng 3 days. Sinurrender ko po lahat kay Lord na, Lord, lahat ng galit sa puso ko, kunin mo. Lahat, kahit sa papa ko po, isinurrender ko po lahat para, so, maano po, wala na, na sobrang gaan po sa pakiramdam na naisurrender ko po sa kanya sa loob ng 3 days. And, yun na-realize ko po na hindi si Lord ang may kailangan sa atin. Si Lord ang kailangan natin para sa buhay natin. And sobrang saya po na nandito po ako ngayon, nagsasalita sa marhap ng maraming tao. Na-overcome ko po na ito na ako ngayon, nag-commit na ako kay Lord. Sobrang saya po kasi sumama po yung mother ko tsaka yung ate ko. Kay Matt. Ano po, thank you mama kasi nandito ka, sinusuportahan mo ako. Alam ko hindi ako mabait na anak. Alam ko may pagkukulang ako pero hanggat kaya kong i-express yung sarili ko sa'yo, gagawin ko. Katulad ng pagmamahal ko kay Lord, gagawin ko sa'yo. Mahal na mahal ko kita. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Mary Grace Hilo. Ako po yung tao na pag may battle po sa buhay, pinanghinaan ng loob. Pero nung ma-encounter ko po si Lord, yung kahinaang yon ay namatay na at malaya na po ako dahil matapang na po akong harap dahil si Lord, si Jesus po ang source of everything. At ako rin po yung tao na hindi po showy ang pagmamahal. Nung maka-encounter po ako, natuto po akong humingi ng sorry. Na-apply ko po sa buhay ko yung 3 magic words po. Pag-uwi ko po ng bahay, na-apply ko po yon. Sabihanan ko po, lumapit po ako sa kanya at nangingi po ako ng sorry at nagpasalamat po ako. Kaya ngayon po, damang-dama ko po na malaya na po ako sa anong pong umaalipin sa akin. At naniniwala po ako at nananampalataya na patuloy pa rin po ako babaguhin ni Lord. Nakasama ko siya. Yun lamang po. Salamat. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ako po si Gloria Bulan. Galing pa po kami ng Makati. Isa po ako sa 1728 po ni Pastor Pastorates Peren. Nagpapasalamat po ako kasi nakasali po ako sa encounter. Dati po, ang buhay ko, bugnutin po akong tao. Madali po akong magalit. At lalo po akong magagalit pagka 1,000 na lang po ang laman ng wallet ko. Pero nung nakilala ko po si Lord, God, hindi ko po alam na sa Kanya ko pala isusuko ang lahat. Ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko po ma-express ang feeling ko nang makilala ko si Lord. Isinuko ko po sa Kanya ang lahat. Nagpapasalamat ako kasi iminulat niya ako. Kung di pa dumating ang isang pagsubok sa buhay namin, hindi ko po makikilala si Lord kasi dinala po kami rito ng manugang ko at ang anak ko. Kaya nakilala ko po si Lord. Ngayon po alam ko sa pagtanggap po ni Lord sa akin, mababago po ang tagbo ng buhay namin. Mababago po kasi alam ko po, binago ni Lord kung sino ako ngayon. At tinanggap niya po ako ngayon. Ang loob sa Kanya, since ano po, high school po ako, bale, yung sama ng loob ko po pala, nadala ko po yun sa 8 years na hanggang ngayon po. Pero thankful po ako na ano, thankful po ako na nag-encounter po ako at hindi ko po pinalagpas yung encounter kasi nung day 1 pa lang po, tinanggal na po agad ni Lord yung mabigat sa loob ko. At na-realize ko po na ano, wag, hindi po nakakaganda yung pagtanim ng sama ng loob kasi po, yung iba po naka-move on na, ako na lang po pala yung nandun sa pangyayari na yun. Tsaka po ano, dati po kasi ay dalawang bahay na po yung inuuwian ko kay mami po o kay daddy po. Tapos either po dun sa dalawa, parang hindi ko po napipili yung home po. Pero thankful po ako na na-invite po ako dito sa Raining Light. And ano po, yung verse lang po na naalala ko, yung Psalm 27:10 po. Even your father, mother abandon you, I will receive you. Kahit po ano, di naman po ako inabandon na ng mama ko. Ano lang po, na-bill ko lang po. Pero na-realize ko po na hindi ko pala dapat yun ma-bill. Kasi po, kahit hindi pa po ako pinapanganak, si Lord na po yung tumanggap sa akin. Saka po gusto ko lang po ano, thank you po yung mami ko tsaka yung kapatid ko. Nandito po sila ngayon. Naniniwala po ako na hindi na po sila member ng Intro Boys at Intro Girls. Sa next Sunday po, kasama ko pa po ulit sila. Yun lang po. Thank you po. Hello po. Ako po si Joy o Josephine. Ako po isang inang napakabait. Sobra. At saka asamong napakabait. Kasi ako ang hari sa loob ng bahay namin. Hindi ako nagpapatalo sa asawa ko. Pero narealize ko nung tatlong araw. Narealize ko na mali pala yun. Kailangan pala baguhin ko. May maging pananaw ko naging ganun. Pero, ano, hindi ako nagsasalita ng I love you sa asawa ko. Mahal ko mga anak ko. Aligan. Pero ano, ito man sabi ko, sorry, I love you. Salamat sa'yo. Kay Norben. Omega.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Actually, sa totoo lang, nung pinauwi kami kanina, di ako nagpahinga, nag-practice ako, pinaghandaan ko kayong lahat ng sasabihin ko. Sa totoo lang, nakalimutan ko lahat. May problema ko ngayon, ano sasabihin ko. Anyway, pinifeed ako ni Lord ng gusto kong sabihin sa inyo. Ako po kasi, I'm Cynthia Pereira, sorry. Ako po kasi yung taong, ang alam ko yung pamilya namin, lumaki po kami na ang pamilya namin, alam ko may takot sa Diyos, may pagmamahal kami sa Diyos, may kapwa-tao kami. So, all the while, ang alam ko po, alam namin magkakapatid, tama ang ginagawa namin. So, eventually po, ang nangyari, nag-iwahiwalay na kami magkakapatid, may mga pamilya na. Ganon ang pagkakaalam namin. Kung kailan mo gusto magsimba, simba ka. Pag Pasko, simba ka. Biyernes Santo, simba ka. Ganon lang. Hanggang sa, eto na po, nakapamilya ako. Sila kayo yung dalawa kong anak. Pero ngayon po, iwahiwalay na kami kasi may mga pamilya na rin sila. Yung naging buhay ko, nag-iisa ako. Yung sobrang lungkot ko na ganun pala mag-isa. Dati, favorite song ko yung ano, "If there's one thing in my life that's missing, it's the time that I spent alone." Pero nung ako na mag-isa ngayon sa bahay, nalulungkot ako, sobrang lungkot ko. Namimiss ko yung asawa ko, dalawa kong anak, pamilya nila. Uy, kayo ha. Sobrang lungkot ko po. Alam ko healthy ako eh. Kung bakit biglang-bigla kinailangan ko isugod ang sarili ko sa ospital. Sobrang lungkot. Wala akong sakit. Pero, I don't know Lord, dinala mo ako sa ICU. Para dun ko makita, makilala isang tao na mag-aakay sa akin. Inakay niya ako sa home. Lahat ng nandito. Alam natin, alam ko na ngayon kung ano yung home. So, sa home po, naliwanagan ako. Pero hindi pa rin kompleto. Hanggang dumating doon sa point na meron daw 3 days life class encounter. Ano yun? Hindi ko na naman alam. Katulad nung pagpunta ko sa home, ano yun? Eto, life class encounter. Dinesisyonan ko. So, umattend ako. Ipinahinga ko yung sarili ko, nagpahinga ang isip ko. Doon po na-realize ko na lahat ng akala ko na tama sa buhay namin, ako pagiging mataas ko, mapagmataas po ako. Matalas po ako magsalita. Nakakasakit ako sa mga pili lang naman yung sinasabihan ko. Specifically, asawa't anak ko, matalas ako magsalita. Na hanggang ngayon iniisip ko dahil magkakahiwalay kami, paano ko paparamdam sa kanila na I'm very sorry for that. Pero lahat po yun, etong 3 araw na pagpapahinga ko sa encounter, na-realize ko, with Lord nakasama ko, na nakilala ko, nakita ko, meron palang kapatawaran. Magsisi ka lang. Mag-sorry ka lang ng totoo. Totoong sorry. Tanggapin mong kasalanan mo. And lahat yon mawawala. Hindi ko po iniiyak na nawala na yon. Naiyak po ako kasi masaya ako. And wala man po akong invite na katulad ng mga kaklase ko. Naka-live po sila. Lahat sila nanonood. Mahal ko ang pamilya ko. And na-realize ko po, kahit ako pag-uwi ko sa bahay, Hindi ako nag-iisa. With the Lord behind me. With the world behind me. And the cross in front of me. I claim and I declare I'm victorious. Thank you, Lord. Magandang
hapon po. Ako po si Marcella Florendo. Nung wala pa po ako kay Lord, ang dati ko pong buhay, laging may initin po ang ulo ko. Pag pinagsasabihan ako na asawa ko, mas galit pa ako. Tapos minsan nakakapagsalita ako sa mga anak ko nang hindi maganda. Pero alam ko masakit yun bilang magulang. Pero nung nandito na sila kay Lord, ilang beses ko silang nireject kasi ni-invite nila ako. Kahit si Ate Ning, nireject ko rin yun noon. Pero one day, sabi sa akin na asawa ko, tara mag-charge na tayo. Tapos nung nagpunta kami sa yung palanlagay na yon, life class party pala pupuntahan namin. doon na kami nagsimula hanggang nakarating ako sa encounter. Parang ang sarap ng feeling kasi napatawad mo na yung sarili mo . Tapos bago ka magpatawad sa ibang tao, dapat napatawad mo muna ang sarili mo. Ay napatawad ko ang sarili ko, napatawad ko na rin ang ibang tao. At ngayon, malaya na ako. Binigay ko na kay Lord kung anong meron ako. At alam ko, maganda ang plano ni Lord para sa akin at para sa pamilya ko kung bakit kami nandito ngayon. Yun lang po, salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Gemma Parilla. 24 years old. Ang buhay ko noon, bago ako mapunta kay Lord is, pakiramdam ko anak ako ng sama ng loob. Broken family. Sa panahon ngayon, sa makamundong alam natin, it's normal na ang broken family. Ang nanay ko po, laging galit sa akin. Verbal and physical abuse. I have stepfather, mga kapatid sa stepfather ko. And then, nung nag-aaral po ako, takang-taka ako, bakit iba yung turing sa akin ng nanay ko kaysa sa mga kapatid ko. Ako yung nagbabantay ng mga kapatid ko. Nagtatap ako, honor po ako. Ayan. And then, sa sobrang strict ng mama ko sa akin, sabi niya, ayaw kitang mapariwala, ayaw kitang mabuntis. Ang ending, nabuntis po ako ng third year college. And then, nag-stop ako after ko pong manganak. 3 months lang, nag-aral ako. Nakapagtapos po ako ng koleyo. After ng pagtapos ng koleyo, nag-focus ako sa pamilya ko, nagtrabaho. Pero akala ko okay na kami ng mama ko kasi, kumbaga, sabi nila, nung nabuntis ako, bayad na daw ako sa mama ko kasi naranasan ko na daw manganak. Naranasan ko na yung buhay may asawa. Pero hindi. Lahat pala ng inipong kong galit sa nanay ko, akala ko wala. Ang lalim pala. And then, naibundan ko po sa anak ko. Sabi ko, hindi ko gagayahin yung nanay ko, pero mas worse pala ako sa nanay ko. Ako po yung hari sa amin ng mag-asawa ko. Tahimik lang kasi asawa ko. So, yung anak ko, napapalo ko, ayoko na dadapa, ayoko siyang naano. And then, dun ko na nakakasakit na pala ako. And then, yung isang rason kaya ako napadpad dito, nakilala ko yung Raining Light, dahil sa binan ko. Nasasaktan ko po yung binan ko, pero siya po yung naging way, kaya ako nakapunta rito. Sabi niya sa akin, try mo magsimba ng Sunday. Imagine, siya yung nasaktan ko, pero siya yung nagka-care sa akin. And then, andito na ako, ka-graduate na ako ng encounter. Sayang wala yung magulang ko, tsaka yung biyanan ko, pero mahal lang mahal ko kayo, sorry. Lalo na sa mama ko. Alam ko, gusto ko sana nandito ka para ma-experience mo rin. Pero
may timing si Lord. Si Lord, may plano si Lord. Siguro ako ngayon yung timing ko at nagpapasalamat ako, naranasan ko yung lahat ng naranasan ko. Dahil tumatagpo ako. Sa asawa ko po, sinusoli ko na yung corona. Pastor Lito, gusto ko pag kinasal kami, isa ka. Pero sa asawa ko, gusto ko makilala mo rin si Lord. Yun lamang po. Hello po. Good afternoon. I'm OV Taho. So, eto story ko is may malalim na hugot. Kumbaga, sa lahat ng kwento nila, nakaka-relate ako. I came from a broken family. So, pag galing ka sa broken family, mapipilitan ka maging independent. At a younger age, I am already working. Because nobody sustain our schools. Yung nanay ko lang yung nagtatrabaho for 7 kids. So, struggle yon. So, during that time, hindi ko alam na habang lumalaki ako, may void sa puso ko. Yung void na yon, dinala ko until ngayon. So, yung void na yon, hinahanap ko siya sa ibang tao. Hinahanap ko siya sa friends ko. Na kapag uuwi ako ng bahay, yung bahay hindi siya matatawag na home. Walang humility, walang compassion sa bahay na yon. Bakit? Kasi yung mga tao nakatira doon, wala, kulang. Hindi sila nabuod. Bakit? Dahil broken family sila. Then later on, graduate ako, nadala ko yung emotion na yon, yung void sa puso ko. To the point na ginawa kong parang pastime yung work. Ina-stress ko yung sarili ko, overload. Sa corporate work kasi ganun eh. So, ang nangyari, lagi akong mainitin ng ulo. Pag uuwi ako ng bahay, lagi sinisigawan ko yung mga kapatid ko kasi madumi yung bahay. Which is, mali. Then, March 29, 2022, I was invited by my friend. Sabi niya, friend, gusto mo mag-church tayo. Yun yung unang time na iba yung ano sa akin, nag-chill ako. Kasi, galing ako that time sa Cebu, I was a field auditor. Tapos, nag-chill na ako habang nagsisimba ako, sabi niya, ng friend ko, sabi niya, friend, are you okay? Okay ka lang ba? Kaya mo ba? Okay lang, para kay Lord gagawin ko. So, after that, nagpa-check up ako, I was diagnosed with dengue. Sobrang baba ng platelet count ko, and in God's grace, hindi ako na hospital. Bakit? Ang daming tao nagpe-pray sa akin during that time. Nag-home remedy lang ako. Then sabi ko, grabe, iba-iba yung ano ni Lord. Kasi diba, kapag sobrang baba na ng platelet mo, ICU ka na agad. Pero dahil madaming tao yung nagpe-pray sa akin, grabe, iba yung healing niya. Though, ina-struggle ako, parang sinubok ako na nawala ulit ako. Pero isang pagkakataon na may nakita ako sa social media, which is napagising sa sarili ko na kailangan ko si Lord para matulungan ko yung ibang tao. Ito yung meron akong schoolmate before, kalaruan ko siya ng patintero, which is he committed sin na hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Bakit? Pinatay niya po yung amo niya, binutcher niya. Which is, habang nasa biyahe ako, ko, Lord, grabe naman yun. Parang hindi na tao yung gumawa nun. So, yun yung naging ano ko. That was happened noong July. So, nung start ng August, tuloy-tuloy akong nagsimba sa Raining Light. At ito ako ngayon, naka-experience ng life class at graduate na. Thank you kay Lord dahil ginabayan niya ako throughout. Kung ano man yung napagdaanan ko, I surrender it sa Kanya. Lahat ng voice sa puso ko, alam ko, na-heal na. Dahil sinurrender ko sa Kanya,
na every time na may problema ako, alam ko may isang Diyos akong lalapitan. Can we all arise? Let's continue to worship the Lord. Sabi lang ng Lord sa word niya in 1 John 5:10. 1 John 5:10 says, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Yung mga taong ito pong tumayo dito, they are not perfect. Pero kaya lang nila nagkaroon ng ganong kwento sa kanila at ganong kwento sa puso nila. That's the power of believing. The power and believing in the power of God in their lives. Yeah, right now, alam ko, lahat tayo work in progress right now po. Lahat tayo may inaayos pa rin ng Lord. Pero one thing is for sure, He is faithful in us. He is faithful and just in our lives. We believe, Lord, you're not done yet. You're not done yet in our lives, God. There's no shadow you won't light up.
Praise the Lord. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Kuya Boy, maraming salamat sa iyo at saka kay Ate Ning. Ginamit kayo ni Lord para mapunta ako dito. Mapagtaposan ko ang encounter. Sa guide namin, kay Kuya Arvin Moreno, maraming salamat sa iyo. Dati po, nung wala pa ako sa Railing Light, babaero ko, lasinggero. Alam niyo ba, 2 beses akong dinala ng misis ko ng damit sa Jollibee. Kasi doon po ako nagtatrabaho. 2 beses niya akong dinala ng damit ng daling araw. Huwag na daw ako umuwi. Dahil nga sa pangalo niya. Mahal, sorry. Dati, lasinggero ako. Ngayon, magpapakalasing ako sa salita ni Lord. Sa mga anak ko, maraming salamat sa inyo. Kayo ang nung 2 years, ini-invite nyo na kami ni Mama. Mama nyo. Ayaw-ayaw kami. Saka, dati pinipigilan ko sila, Pastor. Sorry. Kasi hindi ko pa alam. Yung anak kong bunso, Marie Grace. Magkatapata naman tayo. Simula ngayon, kahit sa dulo ng Pilipinas, ihahatid kita. Sana ko si Catherine, salamat sa iyo. Naging mabait kang bata. At saka sa mga kapatid mo. Teresa Joy, salamat din, naging mabait ka. Pastor, kompleto na pamilya ko. Yung panganay kong babae, andito rin. Si Grace May. May bonus pa. 2. Kasama niya anak. Yung kamag-anak ko, Seus. Salamat sa inyo. Tuloy-tuloy nyo lang. Tapusin nyo yung... Kung ngayon nag-judge kayo, payo ko rin sa iba. Kung nag-judge pa lang kayo ngayon, pag dumating yung live class, pasok kayo. Doon yung mararamdaman yung divine exchange. Kapatid kong bunso, andito din. Salamat. Andyan ba anak mo? Andyan. Andyan din yung anak niya at saka yung isang pamangkin ko. Andyan din po. Sana sa susunod yung mga kapitbahay natin, ibang kapatid natin, andito na. Nung kanina andito yung misis ko, sa isip ko, asawa ko yan.
Mahal. Pastor. Gusto ko uli ikasal kami. Dito na sa Raining Light. Raining Light family, maraming salamat sa inyo. Tapos, nakausap ako ni Pastor nung last Wednesday. Tinanong niya ako. Sabi niya, Brad, anong profession mo sa buhay? Isa po akong refrigeration and aircon technician. Ilang taong ka na sa pagiging empleyado mo? 18 years na po akong regular sa trabaho. Oh, bakit hindi ka magtayo ng isang mong services na company na refrigeration? Pastor, gagawin ko po. Nararamdaman ko na nayayaman ako. Pera na lang ang kulang. At yung gusto ko, yung makakasama ko sa aking pitatayo na may binindisyonan ni Pastor, ang gusto ko yung mga makakasama ko dito rin sa, nag-judges din sa Raining Light. Bakit? Para sigurado ako na mabubuting tao. Salamat kay Lord. Pinatawad niya ako sa aking mga kasalanan. Salamat po. Lahat ng papuri sa iyo, Lord. Maraming salamat. Hello. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Nian Sowell Picadiso. Brother ko po si Sonel Picadiso, isa sa servant leader ng Raining Light. Kwento ko lang po yung story namin ng kapatid ko na si Sonel. Matagal na po niya akong ini-invite dito. Lagi lang po akong oo ng oo. Pero pagdating ng Linggo, nagtatago na po ako. Hindi ako nagpapakita sa kanya. Okay, or hindi ko nire-replyan or nisisin yung chat niya sa akin. Kasi parang ano ko sa sarili ko ay, kasi ay meron po akong problema sa balakang ko, hindi niyo po napapansin. Medyo hirap po ako maglakad, almost 2 years na po na ako'y pinahihirapan na hindi po ako makatagal makatayo at hindi rin po ako makatagal makalakad. Kunting lakad lang po, sumasakit na yung balakang ko. Bumibigay na po yung tuhod ko. Actually po, yung hita ko, hindi ko po siya naibubuka. Sa tutusin, sagad na po talaga yan. Yung mga nagagawa ko noon, hindi ko na nagagawa ngayon, tulad ng pagmumotor. Kaya ang nangyari po sa akin, pagtatrabaho, hindi na rin po ako nakapagtrabaho ng almost 2 years. Kaya talagang pagdating sa finance, talagang hindi po ako nakakatulong sa pamilya ko. Kaya parang down na down po ako sa sarili ko. Kumbaga, parang wala akong kwenta, ganun. Pero thankful ako kasi may pamilya ako na nagmamahal sa akin. Kahit na ganito ako pasaway. At pangalawa, ay unang-una nagpapasalamat ako sa Raining Light. Tsaka kay Pastor Lito, kay Pastor Tess. Kasi kundi dahil po sa inyo, wala si Sonel sa buhay ko, wala si Sonel sa Panginoon. At wala rin po ako dito sa harapan niyo na nagsasalita. Kasi introvert po ako eh. Ako po yung tao na pag di mo ako kinausap, lalo di kita kilala, hindi kita papansinin talaga kahit 10 oras tayo magkatabi. Oo, hindi po kita kikiboin. Ewan ko kung ba't ganun ako, pero kasi may iyain ako eh. Ako yung tipo na ganun talaga. Pero nagpapasalamat po ako sa 5 times ko po na straight na nagsimba sa Raining Light. First, second, kung pag-attend, yung ano, yung lagi sinasabi ni Pastor na uma-attend ka, na-attend mo yung presensya ni Lord, pero paglabas mo, hindi mo nagagawa. Yung parang ganun, ganun yung napipil ko.
hanggang sa dumating na yung first time kong mag-cell group Saturday po kila sa leader ko na si Robel, si Bro Robel na thank you brother, di mo ko sinukuhan. Ayun pala, nagpapasalamat ako sa mga servant leader kasi nagpapakahirap sila talagang pinupush nila yung mga tao na talagang makilala si Lord kasi hindi po sila binabayaran, wala po silang bayad doon. Sila po yung nagpapakain sa amin. Ayun po yung katotohanan nun. Ganun po sila kamahal ni Lord kasi hindi po, wala po parang sa pananaw ko, ang pananaw nila is bahala na si Lord. Basta sila magsaserve sa Lord, ang pera gagamitin nila nang naaayon sa kagustuhan ng Lord. Yung ganun. Kaya ako, kahit wala akong trabaho, pakiramdam ko ang yaman ko na eh. Kasi meron na akong panibagong pamilya, reigning life. Salamat. Tapos, ayun, nasa yung brother ko, hindi ko makita. Brother, sobrang thank you. Hindi mo ko sinukuan. Tingnan mo. Ay, ito po pala. Ayun, lagi niya ako niyayaya na to the point na alam ko namang binibiro niya ako na sama ka brother, may papakilala ako sa yung chicks. Yung mga ganun. Sabi ko sa kanya, brother, hindi ko kailangan ng chicks. Ang kailangan ko gumaling kasi nga, paano ako man chicks? Wala nga ako kapera-pera. Wala akong trabaho eh. Diba? Tapos yun, sumama ako sa kanya. Nung third time ko na po, third week ko ng straight na nagsimba, yun nga po yung Saturday nung cell group namin. Alam niyo po ba, habang nag-uusap sila kami pala, nasa labas lang po ako ng pintuan nila, Kuya Robel, habang sila nakaupo sa nagkakantahan sila ng worship. Nag-worship sila kay Lord. Hindi ko alam, hindi ako makarelate. Kasi alam niyo po bakit? Hindi po ako sanay kasi ang nakasanayan ko, alak, sigarilyo. Yun, doon ako sanay. Babae. Darating po yan tayo dyan. Tapos, yun po, edi nagkakantahan na sila. Pati po pagpipray, aminin ko sa inyo, hindi ako nagpipray. Ay, nagpipray ako yung sa isip ko lang, pero yung katulad ng ginagawa nila before na nakita ko nung Saturday ng cell group namin, first cell group na umatin ako, yun nga po na, nagpray ako sa sarili ko na, Lord, ano ba, para dito ba talaga ako? Sabi ko sa kanya. Tapos, kung dito ako, iparamdam mo sa akin, ituro mo sa akin, bigyan mo ako na sign. Hanggang sa, yun, natapos na yung cell group namin. At ito pa pala, nagpapasalamat ako sa isang servant leader, tsaka kay Brother Leonard. Ayun, sobrang thank you kasi isa kasi nag-approach sa akin nung sa yung unang cell group ko, talagang nung nagpa, si Kuya Robel ng kung sinong gusto mong ipag-pray over. Alam niyo po ba, na imbis na yung ipag-pray over, ang i-request kong i-pray over is yung kagalingan ko, ang naisip ko yung kuya ko. Kasi ganun ko kamahal ang kuya ko. Ganun ko kamahal ang pamilya ko. Nandito na tayo sa part na ayoko umiyak kasi talaga eh. Sanay lang ako umiyak sa mga babaeng umiiwan sa akin eh. Ganito po. Nung the time na third time ko nang umatin ng Sunday worship. Wala po si pastor noon. Ang nag-lead po ng si brother Kuya, si Kuya Mel po. Talagang in-approach ko siya kasi na naka-relate ako. Kasi ang daming bumabag-abag sa akin na sabi ko, huwag na kaya akong tumuloy. Eh, nung that time, nung Sunday ba or tama Sunday, first time ko magkaroon ng, nagkaroon na ako ng life class book, yung manual, tapos ng Bible. Sabi ko, pagdating na noong Linggo, ang umaga, gabi pa lang, nag-iisip na ako, magsisimbo pa ba ako? Parang ganun. Ang dami kong doubt sa sarili ko, tutuloy pa ako. Kumbaga, pagdating nung Linggo, hindi ako nagsisi. Nung nakarating na ako, dumating na ako sa venue ng Raining Light sa bahay, sa home. Punta na ako doon. Nakaupo ako. Meron pa rin papasok sa isip ko na parang hindi ka relate dyan. Ganun. Kasi di yung bulong sa akin ng kaaway.
Pero nagpatuloy ako, nakinig ako hanggang sa, yung topic nun is time to serve. Yung bang anong, kumbaga parang, ito siguro yung word sa akin ni God sa tanong ko sa Kanya. Siguro panahon na. Kasi sa 33 kong edad na to saan ako napunta? Napunta nga ako ng abroad, pero ganito pa rin ang buhay ko. Malayo nga nararating ko, wala naman ako nahihipa. Kumbaga, sabi nga ni Kuya Robel, kahit nakaka-open para sa akin, kasi lalaki ako, mayroon akong ano. Sabi niya sa akin nung nag-ano kami, sa 33 mo, dumating ka ng 33 na edad, anong may pagmamalaki mo? Bigla ako napaisip, ano nga ba may pagmamalaki ko? Bukod sa pogi ako, joke. Hindi, ganito. Hindi, sabi ko, wala. Oo nga, no. Siguro panahon na para ang Lord naman ang manguna sa buhay ko. At hindi naman ako nagsisi. Dumating yung ito na, yung encounter. Na-excited talaga ako. Alam niyo po ba, first day pa lang, excited na ako magsalita sa harapan. Kahit na hindi ako may, napakahiyain ko noon, ganun. Pero ngayon, hindi ko alam. Ang dami ko na pala nasasabi. Opo. Edi yun, sobrang overwhelmed ako na tinanggap ako ni Panginoon. Dumating yung tatlong araw. Yung sa araw na yun, walang araw na yun, inisip ko na gusto kong magsalita sa unahan. Kaya lang ayoko, hindi pa pwede, inisip ko. Baka maisip ng kasama ko, sakim ako. Kaya nagpapasalamat pala ako kasi isa ako sa nabigyan ng privilege na magsalita dito sa harapan ng maraming tao. Sobrang thank you talaga sa inyo. Na, basta, brother. Dalawa na tayo, hindi ka na nag-iisa. Mahal na mahal kita, brother. At nagpapasalamat ako sa pastor namin. Kasi sobrang na-hurt na. Na-overwhelm ako, sobrang tumanim sa akin yung galit natin sa magulang. Kasi, broken family po din kami. Marami kami pamilya. Gwapo po kasi daddy ko Asan po ba daddy ko? Ayan po daddy ko. Nandyan din po yung mami ko. Hindi ko lang po alam kung nasaan. Halos lahat po ng pamilya ko nandito. Buo po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Raining Light kasi pagamat kami, hiwa-hiwalay, hindi magkakasundo kasi hindi po kami magkakasamang lumaki. Magkakapatid. Kaya yun. Pangarap namin ng kapatid ko na lahat ng pamilya namin madala namin sa Panginoon. At hindi ako susuko gaya ng hindi pagsuko sa akin ng kapatid ko na si Sonel. Ayun, maraming salamat talaga. Overwhelm ako. Ayun. At nung pag-uwi ko, hindi pa pala ako umuwi. Sabado pa lang, Linggo pa lang, excited na ako umuwi na mayakap at masabi ko yung tatlong words na hindi ko nasasabi sa magulang ko. Una kong nasabi yun sa magulang ko sa mami ko. Kasi doon po ako naka-stay sa mami ko. Alam niyo po ba, una, nag-hesitate ako, nahiya ako. Nananahi po siya. Ginawa ko, hinilot ko siya sa likod. Nung sabi ko, mami, hilotin kita na may pagmamahal. Kumbaga, ang sarap sa pakiramdam nung sinabi ko sa kanya na, mami, sorry. Sorry kasi naging pasaway ako. Nasasagot kita, napagsabihan kita ng masama. Mami, sorry talaga. At salamat kasi sa kabila ng lahat, nandyan ka pa rin sa amin. At nagpapasalamat ako sa Lord kasi may mami pa ako, may magulang pa ako. Kaya kayo lahat na mga kabataan, mahalin yung magulang nyo. Hanggat nabubuhay kasi pag namatay na yan, mag-sorry kayo, hindi nila maririnig yun. Hindi nyo, ang pinakang doon, kung bakit kailangan habang buhay pa yung magulang nyo, mahalin nyo na. Ang pinakakaano doon, hindi nyo makikita yung emosyon ng nanay nyo kapag sinabi. Ng magulang nyo kapag sinabi nyo sa kanilang mahal nyo siya. Yung feelings ba, yung mararamdaman nyo, yung feedback, yun yung talagang nakaka-overwhelm. Kanina talaga nung umiyak yung magulang ko, sabi ko, mami, huwag ka nang umiyak. Basta I love you, sorry. Pero walang goodbye yun, walang iwanan, mahal kita. Hanggang sa kapatid ko na sa lagi kong pinapagalitan kasi stricter po akong kapatid. Kuya, ganon. At sa daddy ko na kanina na first time ko lang din pong sabihin sa kanya na nagpapasalamat ako sa iyo daddy kasi hindi mo rin ako sinukuan. Nagbibigay ka po sa akin lagi ng advice. Ganon.
the best ka po talaga para sa amin. Ganun ka rin, mami, sa akin. Sa mga kapatid ko, kayo mag-alala. May magandang plano sa atin si Lord. Basta manalig lang tayo sa Kanya. Sabi nga sa Proverbs 3, verse 5 and 6, na pinangawakan ko talagang verse na trust the Lord with all your heart. Basta, ipapaliwanag ko na lang. Ito. Trust in the Lord. Kita nyo, nakakalakat, nakakatalon ako. For the glory of Lord God, yun. Meron na akong sakit physically, pero yung spiritually ko, punong-pulong umaabaw talaga. Trust in the Lord with all your heart and learn and lean not in on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kumbaga, ang ibig sabihin niyan, ibigay mo ng todo yung pagmamahal mo at pagtiwala mo sa Panginoon. At siya na ang bahala. Dadaling ka niya sa tagumpay, hindi ka niya pababayaan. Ganon. At saka yung Exodus 14 verse 14 na si Lord ang bahala kung lumaban sa kung man struggle ng buhay natin. Basta magtiwala lang sa isa kanya na yung the Lord will fight for you. You should only to be still. Sabi ni Lord. Ayan. Tsaka yung sa Mark 10 verse 30. Love the Lord your God with all your heart, all your minds, all your soul, and all your strength. Bigay mo sa Kanya lahat. Hindi yung basta all lang. Todo mo. Yung todo mo na pagmamahal. Ganun ang gagawin ko sa iyo, Lord. Lahat. Thank you. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Romel Rino. Under po ako ni... Nasaan na ba yun? Ayun, si Guys Under. Pastor, panaginip po ba to? Gusto ko po muna magpasalamat sa mga tao kung bakit po ako napunta dito. Unang-una kay Lord. Kay Pastora, sa asawa ko, sa hindi nagsawa. Okay, pray. Ayoko na umiyak. Apat na araw na ako naiyak. So, unlimited ba ang luha? Sabihan lang ko na hindi rin nagsasawa mag-pray sa akin. Sa pinsan ng asawa ko, si Jason, kay Kuya Erwin, at marami pang iba. Marami nang pray sa akin. Kasi ako, dati, mabuti. Sabi ko, mabuti. Napasama, palibasa may pera, mas ginusto ko yung layaw ko. Totoo ba ito? Nakapagsasalita ako ng ganito? Hindi naman ako politiko. Salam lang sa pakiramdam. Ngayon ko lang nalaman na may Diyos pala nagmamahal sa akin. Kala ko wala na eh. Kala ko talaga wala na. Kaya siguro tataka kayo ba't narito yung anak ko. Kaya kwento ko po sa inyo mamaya kung bakit po. Siya po talaga ang ginawang kasangkapan ng demonyo para hindi ako mapunta kay Lord. Pero hindi pumayag si Lord. May ginamit siya mga tao katulad po ni Kuya Robel. Kaya po niya yung patunayan. Ako po, nasa mabuting landas nung bata pa ako. Palibasa may pera, nandiyan ang mga... Sabi mo muna sa katabi mo, battle. Yan, mga battle. Katulad ng sigarilyo. Kasama na yung babae. Miski ganito itsura natin. Babae. Tapos, pag-inom. Lalong-lalo na yung... Ewan ko, ba't ako napasok dyan? Sa drugs. Ang dami na wala. Natuto ko mangupit. Palibasa may tindahan kami. Yung kita ng jeep namin na dalawa, halos sa akin pinapajikas ko sa akin. Yung wallet ng asawa kong iisandaan na laman, laging nasa... Puro credit card lang yan. Hindi naman naman. Kaya puro utang eh. Nagalaw ko. Lalo na yung sa nanay ko. Yung savings niya. Kaya medyo lumulubog po kami ngayon dahil sa bisyo ko.
hanggang dumating ang time, hindi ko alam. Siguro talagang ginawa na ni Lord yun. Nakita ng asawa ko sa sasakyan namin, naroon pa yung pinaggamitan ko. Tinatanggi ko pa, pero mali. Mas lalo na dadagdagan ng kasalanan ko eh. Hindi, tatlong page na nga po ata yung kasalanan ko eh. Parang napanood po namin sa encounter. Parang ganun po. Ayoko na humantong pa sa wala akong tulay na madaanan. Tapos, ito nga po, may magsisimba po ako Linggo. Dalawang beses po nangyari sa akin to. Talagang binatil ako ng Diyos. Nagkapera ako. Oh, sabi ni Mrs., nagluluto ako ng sagoy. Kasi may tindahan po kami sa palengke ng sago, gulaman. Sabi ko, may pera ako. Pupunta ako rin sa kinukuwanan ko ng masamang bisyo. Magpapaalam ulit ako kay Miss na hindi na ako sasama. Kunwari, dadahilan. Pero marunong ang Lord. Marunong si Lord. Bumalik po sa akin yung pera ko. Wala po. Wala ngayon. Aba, ay talagang gusto ni Lord. Pumunta ako sa church. Tapos naulit na naman yung nakaraan linggo. Ganun na naman. Hinatid ko ang nanay ko sa halahala. Kami lang pamilya na iwan. Bigyan ako ng 500 ng nanay ko. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, siguro naman meron na ngayon linggo to. Sa linggo na nakalipas eh. Magdahilan ulit ako sa asawa ko. Wala na naman. Sabi niya, dalawang beses na to. Talagang ayaw ni Lord na bumalik ako sa masama dahil lubog na ako sa ilalim ng kadiliman. Tapos po, lumapit ako kay Jason. Sabi ko, Jason, paano ba mag-process? Gusto ko na magbago. Ayoko na, sawa na ako. Yun, dumating si Kuya Erwin. Tama-tama, nag-testimony si Kuya Erwin. Sabi ko, si Kuya Erwin nga napakalala. Nabago ako pa kaya hindi masyado malala. Sabi ko, gano'n. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Nandiyan siya, hindi niya ako sinusukuan. At kayo rin. Marami nakakakilala sa akin yun sa labas. Minsan, mawakan na ako nandiyan pa ngayon, nabibilihan ko eh. Sabi ko nga, ang sasabihin ko lang sa iyo, huwag mo na ako lalapitan. Simula sa araw na to, ako na, si Rommel na mga Diyos! Mabalik tayo. Tapos, nag-life plus na po ako. Nag-life plus na ako, no? Ang bait, ang galing ni Lord. Hindi po talaga ako to. Hindi po talaga ako to kasi iyakin po ako, di ba? Pastor, tandaan niyo, kinasal niyo po kami ni Jaja. Hindi po natapos yung sinasabi ko dahil sa pag-iyak ko. Hindi ba? Hindi ako to. Alam ko nandiyan si Lord. Ibang Holy Spirit. Punong-puno ako ng Holy Spirit ngayon. Punong-puno ako ng Holy Spirit ngayon sa pagkakalabas ko sa encounter. Kasi nayabos ko nanay ko kanina. Nasabi ko yung tatlong pinakamahalagang words. Thank you, sorry, and I love you! Totoo ko ngayon, hindi ako nagbibiro. Thank you, sorry, and I love you, Tart. RC, nagawa ko at ako ang ama. Alam ko, panganay ka, susunod ka rin. Pinapray namin yan ni Pastor. Sana, makapag-encounter ka rin. At sa encounter na po tayo. Di pa po natatapos yung aking, ano, yung aking battle. First day po ng encounter, nagpatid po ako kay Mrs. sa Zoe community po. Gabi. Tapos natapos po, nag-session. Natapos po si Pastor. May battle na naman po sa loob. Kala ko, nakakapasok pa rin yung demonyo kasi bukas nang bukas sila sa Kuya Zoe lang pinto eh. Ayun. Nagpaalam talaga ako kasi namimiss ko yung anak ko si Unica Iha ko to eh, si Charmel. Hindi ako sanay nang hindi siya makalapit yung pagtulog. Nagpaalam ako. Pinayagan naman ako sa kagustuhan ni Lord. Pinayagan ako ni Pastor. Sabi ko, Pastor, hanggang alas stress lang. Sabi nga ni Pastor, hindi kayo mo ng 5. Hindi, hanggang alas stress lang po. Tapos, ayun na. Nakalis na ako. Yung dito ko ni Kuya Mark. Talagang nagkikintuhan pa kami. Maya, nagising ako, 4:30 na, wala na yung alas stress. Hindi ako tinigilan ni Kuya Robin. Tapos, umalis kami ng misis. Bis na ako, paligo na ako eh. Kasi nado naman ang gamit ko sa nasa Zoe. Mabigo ko, magkakapi muna ako 7-11. Habang dito sa Lusad, mabilis ang takbo ko talaga kasi late na ako eh. Nung dumating ako sa may URS, may pabagal na ng pabagal. Nandiyan na pala yung battle. Talagang ayaw niya akong patuloyin. Dumating kami 7-11. Lumabas kami ng 7-11. May dala akong napakalaking kape. Sabi ko, Tart, huwag na ako tumuloy, iyo ko na.
hindi ko kaya, hindi pa ako kumpleto. Ayun, sabi ko, huwag kang magagalit sa akin, pero alam kong galit siya. Alam kong galit siya. Hanggang dumating natin sa bahay, umuwi ako, nahiga ako. Pero hindi ako mapakali, talaga. Pastor, hindi po ako mapakali. Sabi ko, may gumabagabag. Gulo ito, gulo. Gulo ang mangyayaring ito, sabi ko sa loob. May tumawag si Kuya Robin, ano na? Sabi ko, tapos sabi niya, punta ka na, hintayin kita hanggang 7. Sabi ko, sige po, mag-iisip po ako. Mukat-mukat po mga 5 minutes po pala, nasa amin, nasa tapat na po ng bahay namin. Tapos sabi nga ni Kuya Mark, parang hirap na hirap kang tumayo. At di magkakausap po ako si Kuya Robel, ako po sa kasawa ko. Sinasabihan ako ni Kuya Robel na, tara. Eh, nagdadasal po talaga ako talagang, kasi nung first day po, doon lang po talaga ako natutong magdasal. Aminado po ako. Kasi po, nagdadasal ako, mabilis agad ang amen. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling. Ngayon po, marunong po ako sumigaw. Marunong po ako sumigaw. Eh di, yun nga po. Tapos, nung sinabi ko, sige, sasama ko. Napaiyak po yung asawa ko, saka si Kuya Robel, na talagang nanalo po si Lord sa kalaban. Saka isipin niyo po, sarili ko pong anak, ginagamit ng kalaban para hindi ako mapunta kay Lord. Ako pong ama, gusto ko pong mapunta ang aking anak sa mabuti at ang aking pamilya. Kaya hindi po siya mananalo. Inabang-abangan ko na po siya, sinunog ko pa! At ito na po. Ang natutunan ko po sa encounter, yung tunay pong pananampalataya at pagtitiwala. Kasi talaga po dati, hindi na po ako naniniwala kay Lord. Kaya napunta po ako sa mga. Pero ngayon, tiwalang-tiwala na po ako sa kanya. Maraming salamat po, Rainy Light Pastor. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Joseph Bulan, anak ni Gloria Bulan, taga Makati rin po. So, tumatuwa po ako kasi sobrang sarap po pala na kasama mo yung magulang mo sa encounter ng buhay mo. Encounter kay Lord. No? Aminado ko, marami akong kasalanan. Sobra. Sobra, sobra. Pero dahil dito sa live class, encounter na to kay Lord, nabago yung buhay ko. Yung kasalanan, andyan yan eh. Pero isa lang talaga yung pinakamatindi kong kasalanan. Yun yung pagsasama namin dalawa ng hindi pakasal. So, gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na to na sabi nga eh, bawal eh. Kaya ngayon, gusto ko, ngayon mismo, saksi kayong lahat na mawala na yung kasalanan na yun. Gusto ko matapos na yung 5 years tayong namuhay sa kasalanan. Ngayon na nandito na ako kay Lord, salamat. Salamat kasi dinala mo ako rito. Pinakilala mo sa akin si Lord. Pinakilala mo sa aming pamilya si Lord. Gusto kong magpasalamat sa iyo. And yung gusto ko ngayong araw na to matapos na yung kasalanan na yon. Mahal na mahal kita. At gusto ko kasama kita habang buhay. Kasama kita sa pag-win ng souls para sa Panginoon. Sabi ko, I love you. Karen Braganza, will you marry me?
pastor ako. Maraming salamat po. Ngayon, yung kasalanan na yun, tapos na. Magpapatuloy na kami sa piling ni Lord. Wala na sa kasalanan. Yan lang po, maraming salamat. So we believe there's so much to celebrate in the presence and in the love of God. Can we all arise and just thank God for these stories, for these testimonies? Ngayon natin tanungin ang kalaban. Do you have the power? Ngayon natin tanungin yung doubt natin. Do you have the power? Ngayon natin tanungin yung weakness natin. Do you have the power? My God is powerful. My God is powerful. Come on, let's worship Him. It's your powerful God. God is good. Amen. His kingdom come. Amen. Here on earth as it is in heaven. Hindi ito business ng mundo. Ito ang business ni Lord. Ang Panginoon nag-aayos ng buhay, nag-aayos ng relasyon, nag-aayos ng pamilya. Kaya palagi kong sinasabi na we are not religion. We are the kingdom of God here on earth. So kaya congratulations sa lahat ng mga nandito ngayon. Pwede bang bigyan natin ng the best love? Yung mga nandito ngayon, yung mga matatapang, yung mga radikal. Mga kasama, gusto ko po na tulungan natin sila. Matagal po sila na nasa ilalim ng kaharian, ng kadiliman. Hindi ho madali. Pero magtulong-tulong po tayo bilang pamilya.
Tulungan natin yung mga taong gusto magbago ang buhay. At ito po yung aking paalala sa inyo palagi. Huwag na huwag ninyong susukuan ang mahal ninyo sa buhay. Iluhod ninyo palagi sa Panginoon kasi hanggat ang tao buhay, may pag-asa. Kaya, this is the church is all about. It's all about righteousness. It's all about peace. It's all about joy. It is all about love. Kaya pakibati mo yung katabi mo, sabihin mo, magandang gabi sa'yo. Are you excited for the word? Are you excited for the word? So pwede po bang buksan natin yung ilaw? And let us pray. Let us pray. Just give thanks to God. Napakagandang mensahe ang ating narinig. Ang mensahe ng pagbabago, ang himala ng pagkilos ng Panginoon sa buhay, sa relasyon. Lord, napakabuti mo. Salamat, Lord, sa pagkakataon na masaksihan namin ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Lord, napaka makapangyarihan ng iyong salita, napaka makapangyarihan ng iyong presensya. Na kapag naintindihan namin ito at hindi kami nabubulagan, Lord, magiging masaya ang aming buhay. Magiging maayos ang direksyon ng aming pamilya. At Lord, kung ano ang plano mo mangyayari sa amin. Lord, ina-acknowledge namin ang presence mo. Patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. At patuloy mo po, Panginoong, ipaunawa sa amin ang iyong banal na salita. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much, praise team. Thank you so much sa mga nag-testify. Pwede mong bigyan ng high five yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, congratulations. 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 Sa mga nasa live class, magpapakasal tayo. So, congratulations. Ang haba ng hair. You deserve that. Lahat tayo na mga anak ng Diyos, deserve natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. So kaya congratulations. Congratulations. Kasi ito talaga ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya tandaan nyo mga kasama, may nakalaan talaga para sa'yo. Pakisabi, may nakalaan para sa'yo. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong bagay na ito para at least maintindihan nating mabuti na huwag kayong madaya ng kaaway na akala mo bless ka, yung pala hindi na. Ito yung paalala sa bawat isa sa atin na maging bukas tayo para patuloy tayo na naka-align, nakalinya doon sa pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Gusto ko pong i-share, your position determines your condition. Your position determines your condition. Kung ano daw po yung position mo, nagpapakita ng kalalagayan mo. So kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, gusto kong basahin sa inyo yung sinabi ng Psalms chapter 1, verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. So mga kapatid, mga kasama, ang pagpapala ng Panginoon, meron pong dapat na posisyon. At yung pong, siyempre yung kabaliktaran ng pagpapala, sinumpa. Meron pong gusto ang Diyos at meron din pong ayaw ang Diyos. So kaya, ang goal ko ngayon, manatili kang pinagpala ng Panginoon. Sino dito yung excited ka, mananatili kang pinagpala ng Panginoon? So, blessed is the man. Pakisabi sa katabi mo, you are blessed. And pakisabi sa katabi mo ulit, be blessed. So, yun po yung bagay sa buhay natin. Kaya sa lahat ng mga first-timers na naandito ngayon, sa lahat ng mga first-timers, pwede po bang kumuha ang lahat ng mga first-timers natin in the house? Congratulations po sa mga first-timers. May maganda pong gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Ang pagiging pananatili doon sa pagpapala ng Panginoon, mahalaga po yun na ating napuposisyonan. At ang sinabi ng banal na kasulatan, sabi niya, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Pinagpala daw yung tao na hindi sumusunod sa payo ng hindi makadiyos. So it is
a wonderful understanding na hindi porke nag-church ka, eh pinagpala ka. Hindi ka pala pagpapalain ng Panginoon kapag ka pinakikinggan mo yung payo ng masama. Sino dito yung aamin ka na napayuhan ka ng masama? Taas ang kamay. Yung akala mo humingi ka ng payo pero ang nagpayo sa'yo masama. Napasama ka pa. So kaya maganda po sa buhay natin na hindi tayo lumalakad sa payo ng masama. Hindi tayo sumusunod sa mga bagay na inuudyok ng masama. We need to be strong. No, we need to be radical. And we need to be firm na kapag mali, hindi mo susundin. Hello? Pag mali, hindi mo susundin. Tandaan niyo po ito, hindi lahat ng mahal mo sa buhay tama pinapayo. Pero ang pinaka-importante sa buhay, kung gusto natin na tayo pagpalain ng Panginoon, huwag daw tayong sumunod sa hindi maka-Diyos. Gusto ko pong paalalahanan kayo, hindi po porke may hawak na Biblia, hindi porke laging nasa church, maka-Diyos na. Huwag po kayong madideceive. Hindi po porke matagal ng Christian, ang nanay Christian, ang tatay Christian, matagal na sa church, hindi ka nakakasigurado na maka-Diyos yan. Makakasigurado lamang tayo na maka-Diyos yan pag alam niya ang tama, alam niya ang mali, pero pinipili niya ang tama. Alam din natin na maka-Diyos yan pagka yung mali, hindi niya ginagawa. Are you excited to be blessed? So evaluate your life. Titingnan nating mabuti yung buhay natin. Hindi porke ginagawa ng marami, tama. Hello? Kaya huwag mong titingnan yung katabi mo, huwag mong titingnan yung kasama mo. Huwag kang, eh bakit siya gumagawa ng mali? So di gagawa din ako. Nakagawa ako ng mali kasi sabi niya. So kung gusto mong manatili na ikaw ay pinagpagpalain ng Panginoon, huwag kang lumakad sa payo ng masama. Who walks not in the counsel of ungodly? Yan po yung payo sa bawat isa sa atin. Kaya kapag alam mong hindi maka-Diyos, hindi yan ang para sa'yo. Uulitin ko, kapag ka alam mong hindi yan para sa'yo at hindi para sa Diyos, hindi yan para sa'yo. Paano mo malalaman yan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why you need to read your Bible. Read your Bible. Para na sa ganon, yung truth, yung precept ni Lord, yun yung ating nasusunod sa buhay. So wag mong lalakaran ang payo ng hindi maka-Diyos. Sino dito yung excited ka na buhat ngayon, maka-Diyos ang susundan mo? At maging matapang tayo sa pagsunod sa Diyos. Kasi kung hindi ka magiging matapang sa pagsunod sa Diyos, hindi ka magbe-benefit ng goodness ni Lord. Si Karen, imagine mo, matapang siya na isinama niya yung kanyang kalibin sa church. At hindi lang yung kalibin, pati yung nanay at tatay ng kalibin. Mahirap gawin yan. Mahirap gawin. Pero yun ang tama. Hindi porke nagkamali ka, mali ka na. At hindi porke may nakikita kang gumagawa ng mali, gagayahin mo na. Pwede mong itama ang iyong buhay. Kaya nga, hindi lahat ng naglibin nakaranas mag-propose. So you need to stay in the presence of God and do what is right. In order for you to experience the goodness of God. Sino dito yung masayang-masaya gusto mo maranasan ang kabutihan ng Diyos? So walk not in the counsel of ungodly. Alam niyo po ba na may mga katropa ka, hinahata ka sa kademonyohan? Gumagawa pa ng group chat yan. A-attend ka ba? Sige, attend tayo. Sabi nung isa, mali-late ako. Ah, ako din. 7-11 na lang. Oh, sige, doon na lang tayo. Mga kasama, pag gumagano ng katropa mo, iwasan mo na yon. Tama po ba, mga kasama? So, do not follow the counsel of ungodly. So, ano pa ang sinabi ng Panginoon dito? Sabi niya, pangalawa, blessed is the man who walks not on the counsel of ungodly. Second, nor stand in the path of sinners.
sabihin mo sa katabi mo, hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi rin naman nakatunganga sa gumagawa ng masama. Ang minsan yung iba, lumalakad doon sa gumagawa ng masama, pero baka ikaw ngayon nakatunganga sa gumagawa ng masama. Pakisabi sa katabi, baka nanonood. Pakisabi sa katabi, buti na lang naka-attend ka ngayon. Nor stand in the path of the sinners. Huwag mong titingnan yung dinadaanan ng masama. Huwag mong titingnan yung ginagawa nilang masama. Kasi sa kapapanood mo dyan, katitingin mo dyan, later on gusto mo na yung subukan. Hello? Pakisabi sa katabi, nor stand in the path of sinners. So huwag kang tatayo doon sa nilalakaran ng mga makasalanan. Tandaan nyo mga kasama, meron disenyo ang Diyos para sa'yo. Pakisabi, disenyo ng Diyos para sa'yo. Kaya congratulations sa mga lahat na nagsa-cell group. Taas ang kamay ng mga nagsa-cell group. Kaya kung hindi ka pa naka-cell group, yun ang mga katropa mo. Ang pinag-uusapan doon kung paano tayo makakasunod sa Panginoon. Ang pinag-uusapan doon kung paano ka makakapag-devotion. Ang pinag-uusapan doon kung paano ka aasenso sa buhay. Kung paano magiging maayos ang pamilya mo. Ang pinag-uusapan doon, paano mabubuo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So kaya, ang iyong pagtambayan, huwag yung lugar ng makasalanan. Ang pagtambayan mo, yung gumagawa ng kabanalan. Sino po yung masaya ka kasi nandito ka ngayon? Sabi mo, buti na lang, nandito ka. So, hindi lamang yon ang sabi ng verse, sinabi pa ng verse dito, sabi niya, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seats of the scornful. Ano yung scornful na yan? Pansinin niyong mabuti, merong progression. Naglalakad, nakatambay, ngayon nakaupo na. Pakisabi, nakaupo. Anong ibig sabihin na nakaupo na yan? Ano yung ibig sabihin na scornful? Yan yung mga manlilibak. Yan yung mga mangangantsaw. Tinan mo yung katabi mo, nakantsawan ka na ba? Alam nyo ba, pagka ikaw ay nakaupo na, ibig sabihin na nakaupo, wala ka nang ginagawa. Nagmamasid ka na lang. At kapag nagmamasid ka na lang, wala kang nakikita kundi mali ng iba. Sabihin mo sa katabi mo, naghahanap ng mali, pero siya puro mali. Pero hindi niya nakikitang mali siya. Nagigit niyo po ba, mga kapatid? So, yung po yung problema. At kahit nasa church, marami niyan. Uy, si pastor, parang iba na yung sinasabi. Salamat, meron. Buti na lang nakaramdam ka. Nakaupo na doon sa upuan ng mga mangungutya. May naglalakad. Merong nakatambay. Pero merong nakaupo na. Alam niyo po bang iyon, ang nakaupo, yun po yung ayaw ng gumawa. Naghahanap na lang ng mali. Ganito mga dialogue niyan. Nag-church ka pa ba dyan? Kumusta naman? Naandiyan ka pa ba? Yung mga ganyan ng mga batian dyan. Ano nang balita? Para bang excited sila na tayo'y bumagsak? Nagigit niyo po ba mga kasama? Bakit? Nakaupo na lang, nakatunganga na lang, ayaw nang gumawa ng mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Sabihin mo, malilibak. At maraming malilibak, kahit sa pamilya mo, nililibak ka eh. Pinagtatawanan ka. Sino dito napagtawanan ka sa pamilya mo? Taas ang kamay. Pa-charge-charge ka, di ba? Bakit ganyan ang ugali mo? Mga ganun tayong mga naririnig. Hindi ho madali para kay Marie Chris na isama ang kanyang mga magulang. Pero nagawa ni Marie Chris yun. Bakit? Hindi siya umuupo sa mga manlilibak. Ang pinangahawakan niya, sinabi ng Panginoon na ako at ang aking sambayan ililigtas ng Panginoon. Hindi madali yung for 2 years.
Pero kung ang nakasama ni mga Marie Chris, yung mga taong, alam mo, ang hirap sa church, no? Paprocess-process pa sila. Tsaka ang hirap sa church, no? Talagang kailangan may bayad lahat. Bayad ba yung nagbago ang buhay ng taong ito? Mga kasama, tandaan nyo po, gusto kong maintindihan ninyo, ang ibinabayad ninyo, pagbabago ninyo. Kasi lahat ng bagay na mahalaga, may halaga. E di doon ka sa walang limitations, doon ka sa walang boundaries, doon ka sa walang truth, doon ka sa hindi godly, and look at your life. Tingnan mo yung mga nagsasabi na yun, look at their life. Tingnan mo yung mga posting nila, puro bitterness. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, nandito ako ngayon. Itataguyod natin ang buhay ng mga tao. Amen? Tutulong tayo sa pagbabago ng mga tao kasi hindi tayo makasarili. Sino dito masayang-masaya? Tutulong ka na. Imagine mo, ang ganda nitong ano, yung nag-propose. Sabi niya, magpapakasal tayo kasi tutulong tayo sa mga taong gustong makalapit sa Panginoon. Sana lahat na nagpapakasal ganun. Yung iba kasi pakilig-gilig lang eh. Hindi nag-a-advance ang kingdom ni Lord. Nagiget niyo po ba mga kapatid? Sino dito yung masayang-masaya na hindi ka uupo sa upuan ng manlilibak? Especially kapag pinagtatawanan ng pastor mo, pinagtatawanan ng church mo, pinagtatawanan ng cell leader mo. Sabihin mo sa kanilang pagmumukha, tigil-tigilan mo yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang church natin nagbabago ng buhay. Pero yung ayaw magbago ng buhay, ayaw sumama dito. Kaya ako, hindi ho ako umiyak ng encounter. Bro, hindi ako napaiyak sa encounter. Romel, hindi ako napaiyak sa encounter. Alam mo, dito ako umiyak. Nakasampun tisyo yata ako ng kagaganon. Alam nyo, ang sarap ng puso ko kapag nakikita ko yung mga pinaglalaroan ng demonyo, ngayon binabago ng Diyos ang kanilang buhay. Ang sarap sa pakiramdam niyan. Kaya po ang church, hindi para sa mga perfect. Kung perfect ka, hindi ito para sa'yo. Go to heaven. And babay earth. Pero kung may inaayos pa sa'yo, welcome sa lugar na ito. Amen. Tayo, hindi tayo perfecto, pero nagbabago tayo ng buhay ng ibang tao. Tama po ba yung mga kasama? So kaya ito, yung kapatid ni Sunel, oh, sabi niya, Pastor, nakakatalo na ako. Nakakalakad na ako. Dati hindi siya makalakad, hindi siya makatalo, nasa bahay na lang. Pero may milagrong naranasan. So titigil ba tayo sa paggawa nito? Ang pagiging Kristiyano ay hindi pag-attend sa church. Ang pagiging Kristiyano, pagsunod sa pinagagawa ni Lord. Kaya huwag niyo papakinggan yung, ay, ang church na yan, nagwi-win ng soul. At saka ang church na yan, no, parang hindi sila nagpapahinga. Lagi na lang silang may gawain, ano? Hindi ba sila napapagod? Sino dito narinig mo ng ganun? Mga manlilibak. Hindi ako makatigil kasi maraming buhay ang nasisira. Maraming pamilya ang nawawasak. Hindi ako makatigil. Ayokong mangyari na isa sa inyo madamay doon. Ang gusto ko pag ikinasal kayo, ang gusto ko pag nagpamilya kayo, maayos. That's my prayer. At ang pinakamahirap sa lahat, yung parang ayos ka na dito, pero iwawasak ka pa ng buhay mo. Huwag mong pakinggan yung mga payo na yun. Pakisabi sa katabi, huwag mong pakinggan ang mga payo na manlilibak. Huwag kang uupo sa kanila. Nakakatawa sila. Di ba tayo, hindi na kailangan na mag-win ang soul at mag-disciple. Basta tayo, a-attenda lang tayo. Okay na Christian yon, di ba? Christian pa rin naman yon. Kaya mga kasama, pagiging Christian, wala sa pag-attend. Ang pagiging Christian, nasa pagsunod. At tandaan nyo po, ang pagsunod, hindi yan masusukat kung gusto mo. Ang totoong pagsunod, pag ayaw mo. Come on!
So kaya, yun yung tinuturo natin dito, na kahit ayaw nila, sa ikabubuti nila yun. Kaya Romel, nasa si Romel? Ayaw-ayaw niyan, kaya sinundo namin talaga. Bakit? Gusto ko na may modelo yung kanyang anak. Gusto ko na ang pamilya ni Romel hindi mapagaya sa pamilya nila na Kagistan. At ngayon, na meron sila. Pero ngayon, Romel, tsa, matagal kang pinag-pray ni Romel, ni Romel, matagal kang pinag-pray ni Chacha. Ikaw talaga ang kanyang man of God. Kampun ka pa ng kadimonyuhan, pero ang nasa kalooban ni Chacha, one day, one day, one day, one day, one day, makakakilala yung asawa ko sa Panginoon. Ipaglaban niyo ang inyong relasyon, ipaglaban ninyo ang inyong pamilya. Ang buhay Kristiyano hindi nakaupo lang. At nagmamasid at walang ginagawa. Si Chacha, alam niyo, ilan ang anak niyan? Kasama sa church, linggo-linggo. Tinatsaga niya. Minsan nakaganon ang ayaw kanyang blouse. Hindi pa kiyutan ang buhay Kristiyano. Labanan niyan! Ipaglaban mo ang anak mo, ipaglaban mo pamilya mo, ipaglaban mo future mo. Kaya ako nalulungkot ako sa mga Kristiyano, nakakilala na, tumambay pa sa mga gumagawa ng mali, naglalakad pa sa mga payo ng masama. Pero ang maganda ngayon, sabi mo sa katabi mo, wag na wag ka nang babalik. Sapagkat ikaw ay pinagpala na ni Lord. So, binanggit nung una, yung blessed is the man who does not, but God hates the man. Sabi mo sa katabi mo, nagagalit din pala. Yes, righteous si Lord. He is holy. Seryoso siya. Binigay niya ang kanyang buhay, yung kanyang anak na si Jesus, para sa iyo at para sa akin. So God hates who walk in the counsel of ungodly. Nagagalit si Lord pag yung hindi maka-Diyos na payo, pinakikinggan mo. Hello? Para kang nagpa-doktor sa magtitinda ng isda. Sinabi mo sa nagtitinda ng isda, pakigamot mo nga ako. Mga kasama, hindi pwede kang gamutin na magtitinda ng isda. Anong ibig sabihin? Ikaw na anak ng Diyos, meron kang katotohanan, huwag kang magpapayo sa mga gumagawa ng masama. Kung ayaw mo magalit sa iyo si Lord, ang dami-dami mong hihingan ng payo, yung hindi pa maka-Diyos. God hates who walks in the counsel of ungodly. So huwag kang feeling blessed kung nag-i-entertain ka ng negative counsel ng ungodly. Pakisabi sa katabi, God hates who walk in the counsel of ungodly. Third, God hates who stand in the path of sinners. Yung pamamaraan ng makasalanan. Yung dinadaanan nila. Huwag mo na huwag mong gagawin yun. Huwag na huwag mong gagayahin yun. Pwede naman yung ano ah. Ginagawa naman ang lahat ah. Bakit? Pag ba ginawa ko yan, impyerno agad na yan. Sobra naman ang charge na yan. No, mga kapatid, hindi kami sobra. Nagmamahal lang. Sino dito yung nagmamahal? Taas ang kamay? Sabi mo sa kandami mo, God hates. Third, God hates who sits in the sin of scornful. Kapag nakikiupo ka sa upuan ng manlilibak, maniwala kayo. Yan po ay figurative speech. Ang ibig sabihin yan, pag nanglalait, pag nang-aalipusta na kayo, pag nagsasabi na kayo ng negatibo sa inyong kapwa, bakit? Perfecto ka ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo, lahat ng bagay na ginagawa mo, babalik sa'yo. So, sino dito yung excited ka sa buhay mo na lahat ng bagay na magaganda patungkol sa Diyos, yun ang gagawin natin? Kasi ang Diyos, nagagalit siya doon sa mga hindi sumusunod sa Kanya. And be blessed. Pakisabi, be blessed.
Now, blessed is the man, ang sabi ng verse, ulitin ko ulit, blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. So, tatlong posisyon yon. Anong posisyon? Naglalakad. Anong posisyon? Nakatayo. Anong posisyon? Nakaupo. Mga kasama, mga kaibigan na naandito ngayon, hindi po yun yung bagay na gusto ng Panginoon sa atin. If you want to be blessed, ang sabi ho ng verse, sa verse 2, Psalms chapter 1, verse 2, but His delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. Hindi tayo masayang pinag-uusapan ng buhay ng iba. Hindi tayo masaya na nakakakita tayo na nagkakamali. Huwag na huwag po ninyong isipin nyo na pag nakakakita kayong gumagawa ng mali, wala kayong compassion. Dapat may compassion tayo. Huwag nyong isipin dito, buti na lang Christian ako. At saka nag-charge ako. Niwala ka, pag hindi ka offensive sa advancement ng kingdom ni Lord, kahit nasa church ka, titirahin ka ng kaaway. Pero ang pinakamaganda ngayon, mga kasama, mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para makabalik sa buhay na pinagpala. At ang buhay na pinagpala, nagiging masunurin tayo sa Panginoon. At ang pagsunod sa Panginoon, mga kasama, mga kapatid ko, hindi laging gusto natin yan. Pero hindi mahalaga kung gusto natin o ayaw natin. Ang mahalaga yung gusto ni Lord. Sino dito ang gusto nyong manatili kayong pinagpapala ng Panginoon? Kaya ipaglaban nyo ang inyong relasyon sa Panginoon. Gusto ko pong ipag-pray kayo ngayon. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Na ngayon, maliwanagan natin na tayo ay blessed ni Lord. No, tandaan nyo po, lahat ng mga ayaw ni Lord, huwag nating gagawin. At doon tayo sa gusto ni Lord na gawin natin. No, sino po dito yung masayang-masaya ka ngayon na iiwasan mo na lumakad sa payo ng masama? Iiwasan mo ang tumayo sa daan ng mga makasalanan? Iiwasan mo na umupo ka sa upuan ng mga manlilibak? At ngayon, magsisimula tayo na sumunod tayo sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos sa iyong kagalakan sa ating buhay, sa iyong ating gabay at patnubay. So kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, ano man ang posisyon mo ngayon, I tell you, your position determines your condition. Kumusta ka bilang isang Kristiyano? Gaano ka nakatagal? Maaaring abala tayo sa mga bagay sa mundong ito. May mga sitwasyon tayo, pero lagi niyong tatandaan, anumang sitwasyon, anumang pinagdadaanan natin sa buhay, lahat ng ito para sa kalwalhatian ng Diyos. God has a perfect plan to each and every one of us. God has a perfect plan for your life. God has a perfect plan for your family. And God has a perfect plan for your future. And I was so blessed dahil sa mga taong sumusunod. Imaginin mo po, si Kuya Chris, ilang taon pa lang po yan sa church. Ilang araw pa lang, ilang linggo pa lang yan sa church. Nung sabihin ko sa kanya, bro, magtayo ka ng business. 18 years of experience, services. Later on, hindi ka lang magiging services, magiging distributor ka pa ng mga aircon. At sabi ko, hindi ka disenyo na empleyado, disenyo ka na may sarili kang kumpanya. Alam mo, maganda sa mga taong masarap kausap, yung mga taong madaling sumunod. At ang pinakamahirap naman yung kausap, yung feeling Christian, para masuwayin. Totoo ako kung nung sinabi niya, Pastor, sige po, gagawin ko po yun. Nag-encounter pa siya ngayon, kaya lalong masunurin yan. Kuya, excited ako kapag kami sarili ka ng kumpanya, na dito ikaw ang tatayo at mahahayag hindi dahilan sa galing mo, hindi sa diskarte mo, hindi sa husay mo, mahahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Keep it up, bro. Keep it up. Sabi ng Lord sa kanyang salita in Isaiah chapter 60 verse 22, the least of you will become a thousand and the smallest of you will become a mighty nation. I, the Lord, your God, and I will do it swiftly. Sa mga taong masunurin, may matinding mangyayari sa Lord. May matinding man nangyayari sa ating buhay. So just raise up your hands. And we will pray.
Hindi ko alam kung ano ang iyong kondisyon sa buhay. Maaaring ikaw ay naandoon, lumalakad sa payo ng masama. Merong ganong sitwasyon sa buhay mo, but God wants to forgive you. Tatanggalin ni Lord ang kanyang galit, tatanggalin ni Lord ang kanyang ines kapag tayo nanumbalik sa kanya. Susunod tayo sa kanya. At kung ikaw ngayon ay nakaupo doon sa upuan ng mga makasalanan, na upuan mo yon, pwede ba na ngayon magsisi tayo, manumbalik tayo sa Panginoon? Tandaan ninyo, kapag patuloy mong ginagawa ang mali at hindi gusto ni Lord, hindi naman buhay ng iba ang masisira, buhay mo masisira. Pero ang pinakamaganda sa lahat, pwedeng bumalik sa Panginoon. Sino excited sa blessed life? Just receive in your spirit right now. God's design for you is to have a blessed life. God's design for you is to have a good family. Kung merong kaguluhan sa pamilya, aayusin ng Diyos. Kung merong karamdaman, pagagalingin ng Diyos. So that's why, let us come to God. Father, we are humble enough, Lord, to admit, Lord, yung mga bagay na ito, yung posisyon namin, Panginoon, patungkol sa iyo, patungkol sa iyong kalooban, patungkol sa iyong church. Lord, forgive us. Forgive us, Lord. Kung kami man, Panginoon, ay nakaupo, kung kami man ay nakalakad, at kung kami man ay nakatayo, Lord, kung ano man ang kondisyon namin sa buhay ngayon, Lord, i-recover mo po kami, Panginoon. Ibalik mo po yung alab ng aming pagsunod sa iyo. Santong Espiritu, tulungan mo po, i-convict mo ang bawat isa sa amin at manatili kaming blessed. At ang blessedness namin, Panginoon, it is not the possession and conditions in life, but God, our blessedness is in your word. We delight in your word, O God. Your word is enough, Lord God, for us to be blessed. So Father, thank you so much. Bless each and every one of us in this place. In Jesus' name, amen and amen. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay Diyos ng relasyon? At siya po yung ating Ama. Kaya po sa sino man po na naandito ngayon, maybe you are first time. Hindi po, yung po mga nagsalita dito, hindi po mga matatagal sa church yun. Mga bago lang po yun. Linggo pa lang yung iba doon. Pero may ginagawa na ang Diyos sa kanilang buhay. So let us get excited na may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat individual. Sa sino man po na gustong tumanggap sa Panginoon, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya po sa sino man gustong tumanggap sa Lord, meron po bang gustong tumanggap sa Panginoon ngayon? Pakitaas nga po yung kamay. Meron po ba? Meron. Congratulations, congratulations, congratulations. Meron pa, meron pa, meron pa. Sa mga gustong tumanggap sa Panginoon, boldly, radically, Lord, tatanggapin kita sa aking puso. At hindi ko ikakahiya na ako ay papatawarin mo. Ngayon, tatanggapin ko ang iyong kapatawaran. In the count of three, one, patatawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. Two, gagawin kanyang anak. Three, gagawin kanyang tagapagmana. Dito po, dito. Dito, dito po sa harapan. Please come, please come. Please come. Harap po kayo sa akin. Dito po, dito sa akin. Harapian niya. Congratulations po, Ate Paulina, Jenny Lynn, Jenaya, Ginya, si Eva, si Juliana, at si Ami. Oh, si Ami, no? Congratulations po sa inyo, si Michael. Meron pa po ba? Oh, meron. Kapatid mo si Marie Chris, no? Si Krisa, at saka si Kuya Belo. No? Congratulations po sa inyo. Inaamin niyo po ba sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga maraming taong ito, na kayo po ay nagkamali, nagkasala? Inaamin niyo po. Sa isip, sa salita, ganun din sa gawa. Nagawa natin to. At alam niyo po ba na yun din ang naging dahilan? Yung kasalanan na yun, yun po yung naging dahilan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay po si Kristo dahilan sa ating kasalanan. Inyo po bang pinagsisisihan yun ngayon? Congratulations, no? Maganda na meron tayong ganung puso sapagkat kapag pinasisihan mo ang iyong kasalanan, ang Panginoon papatawarin ka. At inyo po bang tinatanggap ang Panginoon sa puso nyo ngayon? So, congratulations po. Handa po ba ninyong isuko ang inyong mga kasalanan sa isipan, nagawa, nasabi, sa harapan ng Panginoon? Handa nyo pong isuko. At alam nyo po, ang Panginoong Hesus namatay dahilan sa ating mga kasalanan, pagkatapos ng tatlong araw na buhay siya maguli mula sa mga patay. Upang ang buhay natin
ay makapagsimula ng bagong buhay sa Panginoon. Gusto niyo bang magsimula ng inyong bagong buhay sa Panginoon? Gusto niyo pong magsimula? So ganito po ang gagawin natin. Dalawang panalangin. Number one, panalangin ng pagsisisi. Pangalawa po, panalangin ng pagtanggap. At pagsuko sa Panginoon, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Pwede po bang maka-request sa inyo ngayon? Pwede po bang itaas ninyo ang inyong dalawang kamay? Ang Panginoon po, sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu, tinitingnan ang inyong puso. Kapag ka po ito ay taos sa puso ninyo, naniniwala kayo na kaya kayong patawarin ng Panginoon, meron pong gagawin ang Diyos sa inyo ngayon. Pwede po bang ipikit nyo ang mata ninyo at sumunod kayo sa akin sa panalangin? Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ito. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng kaluluwa ko. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagtanggap, lalo't higit, salamat sa iyong pagpapatawad. Ako na lang po mananalangin. Raining Light Family, paki-extend niyo po yung inyong kamay sa kanila. Hoping and praying na susunod ng mga panahon, mga mahal natin sa buhay ang kasama natin dito. Ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito na ngayon po ay tumanggap sa iyo, nakipagkasundo sa inyo. Panginoon, lingapin mo po sila. Lumago po sila sa kanilang relasyon sa iyo. At kung ano po yung kahilingan ng kanilang puso, ipagkaloob mo po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang paglago nila sa relasyon sa iyo, magdulot ng pagbabago sa kanilang buhay. At yung pagbabagong ito, Panginoon, ay isang ayon sa iyong banal na kalooban. Makabalik po sila sa relasyon nila sa iyo at magsimula sila sa, na ikaw ang kasama sa kanilang buhay. Pwedeng magsimula uli ng buhay, Panginoon, na ikaw ang kasama. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Congratulations sa inyo. Merong nangyari sa inyo ngayon po, Kuya Babelo, sa bawat isa sa inyo, Jerry. May nangyari sa inyo, dalawang bagay. Una, pinatawad ng Diyos ang inyong kasalanan. Yung pong kasalanan ninyo, nung inamin ninyo, para pong magnet na kinuha ng krus, yung kasalanan ninyo na nasa inyo. Kaya po, sa tingin ng Diyos, wala na po kayong kasalanan. At ang maganda po, hindi lang kinuha ng Diyos ang inyong kasalanan, si Kristo po ngayon, laman ng inyong puso. Kaya po, hindi na galit ang laman ng puso ninyo, kundi pag-ibig na lang nagmumula sa Panginoon. Pwede po kayong magsimula ng inyong bagong buhay sa Panginoon. So, pinatawad ng Diyos ang inyong kasalanan. Pangalawang bagay na nangyari sa inyo, ngayong nanalangin kayo ng pakikipagkasundo sa Diyos, anak na kayo ng Diyos ngayon, kasi nakipagkasundo tayo sa Kanya, naayos yung relasyon natin sa Kanya, pwede na tayo magsimula ng ating bagong buhay sa Panginoon. Ang ating pangalan, pangalawang bagay na nangyari, nasa aklat ng buhay sa langit, nasulat na doon. Mamamatay tayong lahat dito, pero ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya, congratulations, yung pong mga naranasan po ng mga taong ito, mararanasan din po ninyo yon. Magtuloy-tuloy lang po kayo sa pagsunod ninyo sa Panginoon. Pangalawang bagay na nangyari pa sa inyo ngayon, meron ba dalawa uling nangyari? Una, yung meron na kayong biological family, di po ba? Yung biological family nyo, bawat pamilya may problema. Wala ho kasing perpektong tao, kaya wala rin perpektong pamilya. Pero hindi man perpekto ang pamilya natin, yan po lang ang relasyon na hindi mo pwedeng piliin. Hindi ho aksidente na naandyan kayo sa pamilyang yan. Kahit anong klaseng pamilya mayroon, may plano po ang Diyos dyan sa pamilya na yan. Biological family, pag-uwi nyo po, sila pa rin po ang pamilya ninyo. Pero ang maganda, binago ng Panginoon ang puso ninyo. Nakakapagsimula na po uli kayo ngayon sa inyong bagong buhay sa Panginoon. Pangalawa, na pamilya na meron kayo, yung pong spiritual family. Yung spiritual family, ang Raining Light Family, naandyan po yung Raining Light Family. Pwede po bang umarap kayo sa kanila? Congratulations! Yan po yung ating mga kapatid natin sa pananampalataya. So, pwede bang bigyan natin ng The Best Club? Palakpakan natin ito, mga kapatid natin ito. At yung may VIP sticker, mamaya, kamayan po natin. No, kamayan po natin. I-welcome po natin sila habang dumabalik po sa kanilang upuan. Salubungin po natin ng kamayan. Pwede na po kayo bumalik sa inyong upuan.
Yun. Sino po lahat na na-bless? Taas po yung kamay. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed to be blessed. So, ako nga po pala si Sonel Picadiso. Ah, nag-ay, joke lang. one of the servant leader ng ating church. Yan. Send ko, share ko lang po yung, ano, yung goodness ni Lord. Last month po, parang nawala na talaga yung pag-asa eh. Kala ko di na ako magkakaroon ng, ano, ng client. Pero grabe yung favor ni Lord. Binigyan niya ako, hindi lang isa, dalawang client last month. Yan. Pero bonus na lang yun. Kasi para sa akin, mas grabe yung ginawa ni Lord. Lalo na yung kuya ko na graduate sa Life Class. Tapos hindi lang yun, kasama ko yung family ko, pati family niya. Yung buong family namin nandito. Tapos I'm looking for more na gagawin ni Lord sa buhay ko. So ngayon, let's time to give naman kay Lord. Share ko lang din po yung verse na binigay sa akin ni Lord sa Ephesians 3:20. So sabi dyan, never doubt God's mighty power. Sabi mo, power! Yan. Dapat sa atin, paya-mindset tayo, hindi tayo poverty mindset. Yeah. And yung power na yun, to work in you and accomplish all this, He will achieve infinitely more than your greatest request. Grabe, infinite. And your most unbelievable dream and exceed your wildest imagination. He will outdo them for miraculous power constantly energize you. So grabe, constantly, tuloy-tuloy. Sinong gusto nun? Tuloy-tuloy. So tayo po tayong lahat. And kapitan mo yung ibibigay mo kay Lord. Pag-pray mo, yung prayer na magbo-voice out ka, hindi yung hanggat kaya mo pa mag-pray, pag-pray mo. So pag-pray natin, sabihin mo lahat ng gusto mo ipag-pray kay Lord. And lagyan mo ng boses, hindi yung magpe-pray ka na, yung ganun. So, pag-pray mo lahat. So, let's pray. Lord, maraming salamat po sa hapon na to, Lord. Itong itatanim namin, Lord, magbubunga to fruitfully. Oh God, Lord, we pray for miracles for more, Panginoon. And there is more sa buhay namin, Panginoon. We pray for sa mga bagay na mas higit pa sa in-expect namin o sa imagination namin, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at pagsamba, binibigay namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen! Let's give! Certificate of attendance is proudly presented to blank, okay, for active participating and attending the Life Class Encounter held on September 8 to 10, 2023 at Training Light International given this 10th of September 2023 at Libid, Binangonan, Rizal, signed by our Senior Pastor, Pastor Lito Eperen, and our Administrative Pastor, Pastor Rates Siperen. At syempre gusto po naming tawagin sa unahan ang ating Pastor at Pastora para po mag-award ng certificate. Okay, dahil unang nilikha ng Diyos sa mga lalaki, yan, lalaki muna tayo. Okay po, this certificate of attendance is proudly presented to Johnny Benamira. John Lloyd Nido. John Lloyd Nido. Okay, wala. Followed by Chris Lorendo. A man of God, Alvi Soriano. Prince Russell Apostadero. Ngayon ang hari ng tahanan ng mga bulan, Pablito Bulan. Ito, kaka-soon to be, magiging asawa na Joseph Bulan. Made from Japan,
Adashi Maruyama. Lance Kennard Natividad. Ang wawasak sa mga adik, Omer Rino. Followed by Sherwin Binya. Alexander Ventilacion. Made from Masbate, AJ Kaasi. Ramon de la Peña. Followed by Ian Sowell Picadiso. Lazarin Celebre. Kurt Ariola. Followed by Joseph Seracas. Ivan Gabriel Tevez. Lucia de la Cruz. Miko Tano. Gabriel Reginaldo. Rogen Jan Estremos Casuco. Followed by Ren Angelo Miranda. And last but not the least, John Benedict Mauri. Sila po nakapag-encounter ng mga lalaki sa mga lalaki. Teacher po. Compress daw po, compress. Oh, usog. Yan, tapos compress. Oh, yung iba dito, sa baba, yung iba. Yan. Okay, pakita ang certificate. Be proud. Okay, purpose. Purpose. Mas masaya. Pinakamasaya. Okay, God's only. O, taas. Okay po, congratulations mga lalaki. Siyempre, dumako naman po tayo sa mga kababaihan. This certificate of attendance is proudly presented to Lourdes Aspera. Ovi Taho. Lo
Lolita Morales. Abigail Gatlabayan. Josephine Mauri. Michelle Angela Verso. Nelita Morales. Maria Julian Bucalon. Rodeline Lascano. Gina Parilla. Norbel Ditaunan. Marcella Florendo. Riza Florentino. Cleo Serracas. Vanji Mendoza. Mary Grace Hilo. Serene Dane Hilo. Erlinda Gapanaga. And last, Noreen Jean Mata. Congratulations po! Picture po, picture. Sige po, picture po. Yung iba po sa... Oh!